Mr. President, ito po hindi na para sa akin, hindi na para sa taong nangangailangan na po, na sana ang sinasabi ko, it is not tomorrow, it is not kailan, it is dapat ngayon po, today, because of the virulence, itong sakit na ito, bawat oras, minuto, mahalaga po itong gamot na may lapat sa kanila. Kung inyo pong mamarapatin, kahit anong oras po, isang salita nyo lang, nandyan na po ako. Ipaliwanag ang sitwasyon ngayon sa bayanan, sa kinaupulan, at sa buong mundo. Itong pagkakataon na ito, hindi na pagkakataon na i-question kung sa anuman, nandito po lahat yan. Ano bang hinahanap ng buong mundo? Lunas ho ba, di ba? Lunas na kung tutusin natin, lahat ng mga napaka-industrialist, malalaking, mapupersa na nasyon, sila mismo ang humihingi na, mga leaders sila humihingi na, kung sino-sino mga medical researcher, whatever, lahat. Pero ang ating lang ano rito is sa ating maliit na kapasidad, nandito yung ating mga dokumento, hindi tayo mapagtutunan ng pansin. Sobrang napaka-lungkot naman kung nasasabi, describe. I cannot choose the appropriate word. Pero sa amin lang, sa Pamunan Medical Clinic, pamilya, Pamunan, gusto namin ibahagi ito dahil unang-una, dito ang priority namin. Bakit Pilipinas? Dahil dito na-conceptionalize ito, itong technology na ito. Hindi ko na ayaw ko nang banggitin, ayaw ko nang ano yung mga sasabihin natin, kumarang, kumentaryo rito, kumentaryo. Kung ikaw ay taga rito, sapat na para malaman mo kung ano ang katayuan namin, ano ang mga degree namin, natapos namin sa pamilya. Ito ibibigay ko na lang for reference. Wala na po akong oras practically na mag-explain. Alam niyo po, ang akin lang is na-identify ko na ang kalaban, nabigyan ko na, nasubukan ko na ang ano, ang kanyang weakness, ano ang technology na pwede siyang masira. Bakit sa panahon na ito, ako naman yata ang binibigyan ng problema. Ganun lang po, ako ang naghahanap ng solusyon na kagaya ng sino mang nagnanais na humanap. Ngayon meron akong ino-offer, sadyang napakaano man yata, napakahirap sa sitwasyon namin na nandito naman itong ano, ang dami namang balakin, ang dami ng obstacles. So, ang akin is noon, dahil nga kay Mahal na Pangulo Rodrigo Duterte, because of the yung emergency power na sa palagay namin eh magagamit niya kung gusto niyang mabigyan ng pansin. Paus-puso kami, ano, nagpapasalamat, hindi pa man ano, pero ang mga tao na gumagalaw para makarating sa kanya. Sa panahon na ito, kailangan mayroon tayong isang galaw, isang boses, isang direksyon lang. Kasi po, sinasabi ko nga, ang description itong sakit na ito, yung pagka-virulence, yung pagka-matindi niya, pagka-matapang niya, hindi po kailangan magpatumpik-tumpik tayo, hindi kailangan yung babagal-bagal tayo, dahil buhay po ang nakaano dito. Ano po, noon sinasabi ko na, panahon ng dengue, bigyan nyo lang ako ng dalawa, tatlong kaso. Pag ginamot ko yan, tatlong araw, hindi nag-improve. Kayo, magbigay din kayo ng control. Ito, magbigay din kayo ng manage nyo. Pag hindi na gano'n yan, yung lisensya ko, voluntary ko nang i-revoke yan. Ayaw ko na mag-practice. That was time na itong kasagsagan ng dengue. Ganun po ako kadesperado noon na nagpo-pronounce sila yung supposedly ang mga departamento na makatulong sa amin. Sila naman ito nagpo-pronounce, pinipreempt nila kagad, hindi pwede yan dahil corticosteroid yan. Hindi pwede yan dahil isang component yan, anesthetic yan. Totoo po yun. Pero ang lalim ng pagkakagamit, kung paano gamitin, ano ba ang nangyayari, mekanismo po ang pinag-uusapan dito. Hindi po ganun kadali lang. So, sabi ko nga, panahon ngayon ng Lent, kanino pa ako magsusumbong kay Poncio Pilato kaya? Wala na po yan, hindi ko na ano yun. Wala na po akong oras. Sabi ko nga, soon as possible time,
na-identify natin ito, Pilipino ito, lahat kahit sa anong venue, magbigay sila ng ano ka, kasabi, ihaharap nila ako, more than willing ako na sabihin ko, eto ipakita ko, etong mga dokumento na ito, kung sino yung legal, sino yung legitimate na nagmamay-ari nito, dahil mayroon mga panggulo na apparently nag-claim na sila, hindi po yun, bogus yun. Isinasabi ko na iharap nyo dahil pati yung pamilya ko may mga warning, isi-serve lang, tinuluyan na ng kung ano-ano mga inventor na ano, tinalibutan na siya doon sa clinic sa Olongapo, hindi naman doon ng address, location, ang pagunan medical clinic dito, doon sa Olongapo, ubigay ni Clint Ramesis ko, tinalibutan na siya na ano, ng FDA, kasama ng NBI, police, ano siya, tayo tumutulong. Pero sa ganong ano, hindi nyo po matapot ang katotohanan, hindi nyo po pwedeng balik ka rin. Ibig sabihin, sinasabi ko na po na tayo tumutulong sa ating kakayahan, pero nandito po ang stage natin ito, binigyan kami ng warning na huwag gamitin ang favunan antiviral injection. Kung ano man ang lumalabas dyan na pangalan, hindi po sa amin yan. Maliwanag yan. At ito, protektado ng patent sa Pilipinas. Andito ang mga papeles niyan. So, bakit hindi kami nag-ngaw-ngaw? Hindi, alam naman namin yung posisyon namin. Ganun po yun. Hindi po na... Ito, matagal na akong gusto rin makiusap. Pero po sa ngayon, dumadating yung punto na lalong dumadami yung nagmamakaawa. Maraming tumagtatanong, maraming na gano. Dahil po, sa totoo lang yan, mga frontliners, mga nasa personnel, kung sa kapulisan dyan, lahat dyan. Hindi ko na makayang banggitin kung sino-sino yung mga nag-ano po dyan. Pag dokumento ang sinasabi nila, ang sinasabi ko po, ganito, sana mag-imbestiga muna sila. Sana bigyan tayo ng pagkakataon na umarap, hindi one-sided lang, sila lang naman napapakinggan, mali pa, yun ang masakit doon. Ano naman, ano bang problema bang nagkaroon ng paboran antiviral injection? Ano ba talagang ano doon? Ang hinahanap ba natin, lunas? Ganun po yung kasimple yun. So, ngayon, pasyente po tayo lahat dito. Wala nang man sa tingin ko lahat ng tao, pare-parehas na yan. Ikaw, pwede ka negative na yun, bukas tatamaan ka. Huwag muna akong anuhin na papakita ng ganitong mga material na bagay para ano, huwag na po yun. Kasi ang tingin ko sa atin, pasyente tayong lahat, potensyal tayong maapektuhan itong nakakatakot na sakit na ito. Hindi ako makapag-commentary, pero ito, sasabihin ko lang na itong corona nga ito, virus, hindi po bagong sakit. Hindi po bagong sakit. Nandito na po yan. Sa mga libro, nandito na yan. Ngayon lang siguro, nagkaroon ng pansin dahil ito na po ang naging ano ito. Later, isa pang sakit ang sinasabi nilang mas matindi o ewan ko kung anong description nila. Nandito na po yan. Sa aming maliit na kalaman, marami tayong maibahagi. Pero sa ngayong sitwasyon na ito, gusto kong ipagdiin na ito sana mabigyan na ng pagkakataon. Hindi na po dahil simula nung nag-umpisa ito, simula nung pumutok ito, sinasabi nila viral, malay ko pagka-viral, ano alam kong viral dyan. Di ako marunong sa mga internet. Simple lang, tumawag lang, magbasa lang ng text. That's it. Wala na po alam dyan. Ang akin lang pinagtutuunan, ang aking pasyente, na kung halimbawa makaroon ng ito, meron mga ibang taong gagalaw, mga suporta, dahil hindi ko naman talaga, hindi naman kaya ng mga fabunan yan. Kung ito, pagtatakpan pa natin, ayun na, hindi ko alam yan. Hindi ko na alam ang isasagot dyan. Mr. President, ito po, hindi na para sa akin, hindi na para sa taong nangangailangan na po, na sana ang sinasabi ko, it is not tomorrow, it is not kailan, it is dapat ngayon po, today, because of the virulence, itong sakit na ito, bawat oras, minuto, mahalaga po itong gamot na may iklapat sa kanila. Kung inyo pong mamarapatin, kahit anong oras po, isang salita nyo lang, nandyan na po ako, ipaliwanag man lang sa inyo, dahil ito, inaakala namin na meron tayong potential malaki, kasi
kung sasabihin ng ano na saan naman ang galing ano, makalinuhan, alam niyo po, mababang pagsabi na karunungan kaloob ng Panginoon po. At muli ang aking panawagan sa ating mahal na Pangulo dahil nasa kamay niya ang kalalabasan nitong pabunan anti-viral injection. Kung hindi man magkaroon ng malinaw na kalalabasan nito, malamang it will be our last pagkakataon. Maraming salamat sa bayanan, sa buong mundo at lalo na kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sana ang message na naibahagi ko makarating po sa inyo sa lalong madaling panahon. Salamat po.